Good morning mga amigo and mga amiga dyan. So, today is March 28, 2020. So I think it's almost six in the morning. So andito ako ngayon sa rooftop and I'm living along Washington Street. So that's Barangay Pio del Pilar, Makati City. So you know, Philippines is under the ECQ or Enhanced Community Quarantine. So ngayon I'm doing this vlog for the first time because you know, katulad ng ibang tao, so nabo-bored din ako. So I'm just trying to create this vlog just to update everyone or here in the Philippines or yung mga hindi nakatira sa Manila, so yung mga taga-probinsya, at least aware kayo kung ano rin nangyayari dito sa Manila. So dapat ngayong mga oras na to, super busy na itong kalsada na to, although kahit Sabado ngayon. So yung Washington kasing tinitira namin, maraming tao, so daanan siya. Pero kung mapapansin nyo ngayon, so medyo tahimik yung paligid, wala masyadong sasakyan na dumaraan. So ayun, so masaya ako dito sa Barangay Pio del Pilar kasi pinapractice nga nila yung sinasabi na ECQ. So mahigpit din yung mga officers dito, as well as alam nyo na yung mga barangay police dito, so nire-require talaga nila yung quarantine pass before going out. So each household yata may isang quarantine pass lang kasi dapat isa lang yung lumabas during, tapos may period pa, like example kung umaga, like 4 a.m. to 8 a.m. so I'm not sure of that, pero merong time para mamalengke, ganun. So mostly mamalengke, mag-grocery, so yung pinapayagan lang lumabas. At malapit ako sa Talipapa dito, so I think it's like 300 meters away from my place. So I'm renting an apartment here. And hindi ka makakapasok doon hanggat wala kang quarantine pass at face mask. So ganyan dito. At minsan binibilang nila yung mga tao sa loob ng, kasi nasa street lang siya eh. Not sure nung street, yung kabilang street kasi Washington, sunod na street nun. So yun na yung may Talipapa, malapit lang dito. So binibilang nila yung mga tao na pumapasok doon at mga lumalabas. So yun yung pasukan, like example sa kabilang kanto yung pasukan. So yung labasan naman is nasa kabilang kanto nandito. So ayun, yung social distancing din, so mahigpit din talaga sila doon, like may maninita doon sa loob ng yung Talipapa na section, ganun. So far yung food supplies naman, like yung mga pangunahing bilihin, yung bigas, yung mga dairies, like so I'm talking about itlog, ganun, bigas, ulam, gulay. So far okay naman yung supply dito sa Makati. So hindi ko alam sa ibang lugar, so it varies. So depende sa supply kasi medyo mataas yung demand dito. So dito kasi sa paligid, mostly dito mga apartments, ganun, mga bed spaces, so condominiums, ganun. So halo-halo yung mga tao dito, so hindi lang Pinoy yung mga nandito. Syempre, meron ding mga foreigners. So pag nakikita ko nga sa palengke, pag pupunta ako doon, mostly sa mga nakikita ko doon, I mean like 50% of that, ano yan, mga foreigners. So kung hindi yan Korean, Chinese, wala akong masyadong makita nga na kanoodito or tinatawag na Amerikano. So mostly dito Japanese, Korean, tapos Chinese. So yung tatlo lang naman yung mga nandito. So ayun, hindi ka talaga makakapasok sa Talipapa kung hindi ka naka-quarantine pass, tapos face mask, tapos limited lang yung time. Then yung entrance, meron din silang exit sa kabilang side. So yun, limited lang yung time. So kami pag umaga, bumibili kami ng pagkain. Like yung luto na, kasi may mga nagbebenta din kasi dito ng mga luto na ng mga ulam. So bumibili na kami diretso dun. So kung gusto namin gulay, bumibili din kami ng gulay. Tapos yun, niluluto na lang din namin. Dito lang din kami. So siguro sa isang araw, isang beses lang kami lumalabas. Like bumibili lang talaga kami ng pagkain, ganun. Tapos nakabalot pa kami. And then yun nga, pinapractice namin yung hygiene. Like nagdadala kami ng alcohol. So pagkabalik namin dito sa bahay, like galing kami sa palengke, nakabili na kami. So diretso kami ng CR noon. So naliligo, ganun. So pagkatapos maligo, syempre yung damit namin, nilalaban namin kaagad yun. Like una,
binabanlawan, tapos binababaran siya namin ng yung Zondrox na color safe, ganun. So, antibacterial, like, pagkatapos nun, may down, antibacterial talaga. So, that's how we take care of ourselves here. So, sa family ko dyan sa Zamboanga del Norte, okay lang naman kami dito so far. So, sa apartment, apat kasi kami dito. Pero, simula nung, or bago nagsimula yung declaration ng ECQ or yung enhanced community quarantine, so, umuwi na yung isang kasama namin sa Batangas, kasi Batangas yun, yun si Raymart. Shout out to you, Raymart, na nasa Batangas. So, yung isa naman si Jacob, accountant siya, so, medyo super blessed niya na tao, kasi isa siya sa mga empleyado na biniyaan ng okay na employer. Like, nag-work sila ngayon, tapos provided nung company yung accommodation nila, like yung food. So, ang gagawin lang talaga nila, kasi nagkwento sa akin. So, ang gagawin lang talaga nila is gigising, kakain, kasi tatawagin na lang doon, kasi meron din silang cook or kaya yung chef. So, pagkagising nila, maniligo na lang sila, tatawagan nila sa kakain. Tapos, pagdating ng time, like, I'm not sure if 8 to 5 yung work niya or 9 to 6, so that between that time or shift schedule. So, ganun. So, trabaho, kain, tulog, so ganun lang. Tapos, syempre, kinapractice din nila yung social distancing. Tapos, yung isang kasama ko naman, si Donald. So, kaming dalawa yung naiwan dito sa apartment. So, medyo okay-okay naman yung laki ng apartment para sa aming dalawa. So, yun, social distancing din. Kung tatanungin nyo ako kung ano yung mga ginagawa ko mostly during this season, so basically, yun, di naman nawawala yung kain, tulog, ganun. Pero sinisingit yun talaga namin, kami ni Don, kasi bumili ako nung gym equipments like yung dumbbell. So, isinisingit namin yung pag-e-exercise. Tapos, pag umaga, parang nakasanayan ko na pupunta ako dito sa taas. So, yung apartment kasi, like, I think this is 5th to 6th floor. So, nandito ako ngayon sa pinakataas. Sampayan to, actually. So, kung titingnan nyo, sumikat na si Haring Araw. So, ito yung sampayan. So, may dalawang tubig. Ayan. So, yung nasa likod ko, apartment din yan. So, sisilipin natin si Haring Araw. So, ayan si Haring Araw. Hindi lang masyadong mga... So, ayan siya. So, sisikat na siya, actually. Ayan. So, maganda yung view dito, actually. So, dito ako tumatambay pag umaga. Kasi normally, nagigising ako ng 2 a.m. Between 2 a.m. to 5 a.m. Tapos, hindi na ako nakakatulog nun, guys. So, ginagawa ko, pumakit ako dito sa taas. Like, nanonood lang ako ng mga vlogs sa YouTube. So, yung mga motivational and inspirational videos. So, mayroon akong mga fina-follow or nakasubscribe ako sa mga magagaling din ng mga speakers. So, ayun, just to motivate myself. So, like, yung mga self-improvements, mga life hacks. So, isa yun sa mga pinapanood ko. At syempre, di naman nawawala yung mga daily updates like yung current events. So, ay nakalmanood din tayo dun. Para at least, alam din natin kung ano yung mga nangyayari sa paligid-ligid natin. So, nasabi ko na yung so basic, kain, tulog, ganun. Pero yung kinakain namin, like, tinitingnan din namin kinakain namin, like, less rice kami. Ako, mapayat ako, I'm 5'11", like, 5'11", tapos I'm weighing, like, 70. Last na weigh-in ko is, that's 70 kilograms. So, ngayon siguro nasa mga between 70 to 75 na ako. Kasi parang nag-gain ako ng weight sa kakain, tulog. Tapos, syempre, nag-gym kami. I mean, nag-workout kami dito, so papawis. So, in fact, mamaya, meron akong workout mamaya, like chest, tsaka triceps. So, yun, excited ako sa mangyayari. So, medyo nasisilaw ako sa araw. So, medyo, iusog natin ito ng water. Ayan. So, ayun, ang payat-payat ko. Pero so far, sabi ng kasama ko na nagkakalaman na daw ako. So, and it's a good thing. Kasi, ayun, na-maintain namin yung katawan namin, yung healthy, so, lifestyle. So, sa pangalawang routine ko, aside from kakain, tutulog, magpapapawis, so, pag umaga talaga. So, guys, kung meron kayong place dyan, kung saan masisikatan kayo ng araw. Like ngayon, nasisikatan ako ng araw. So, nagbibilad talaga ako ng araw, like 30 to 40 minutes. Or, minsan umabot ng isang oras, lalo na pag mga ganitong oras ako tumambay dito. So, ang ginagawa ko, naguhubad ako ng damit. Naguhubad ako ng damit just para lang yung katawan ko parang tamaan kaagad na sinag ng araw. So, nakatalikod ako minsan, may upuan, ganun. Habang nag-music, nasa sound trip.
So yun yung routine ko sa umaga. So, pagkatapos nun, nagpiprepare na ako ng pagkain. So nagsasayang lang kami kasi ng kanin dito eh. So ang meron kami dito is rice cooker lang. So bawal yung stove. Siguro yung induction, yun pwede daw dito. Pero yun nga, hindi na kami masyado nakakapagluto ng ulam dito kasi sa paligid marami namang nagluluto. Tapos ako naman, bumibili ako dun sa makakilala ko lang na sa tingin ko is okay naman yung luto nila at malinis. So yun. So pagkatapos kong magpainit dito ay magpaaraw, so bumababa ako, nagsasaing na ako. So hinahanda ko na yung magiging pagkain ko. So pagkatapos nun, habang nagsasaing ako, ganun. So nakatambay lang ako, like, minsan nagsusulat ako, ganun. Pero normally nakatambay lang, like, nakahiga lang, ganun. Tapos nagpa-browsing lang, ganun. So titingin-tingin sa Facebook, ganun, hanggang sa maluto na yung sinaing. Tapos isa pa, guys. So ganito ginagawa na ginagawa ko or ginagawa namin ng kasama ko ngayon dito. So bago kami magluto o habang bago kami magsaing, ang ginagawa namin kasi meron kaming itlog, so nagbibili kami ng isang tray na itlog. So kada luto namin, naglalagay din kami ng tigtatatlong itlog dun sa ibabaw ng kanin. So hinugasan muna namin yung itlog syempre bago namin ipatong dun sa kanin. So syempre pagkatapos mong hugasan yung bigas, patong mo na siya dun sa rice cooker, tapos hinugasan namin yung itlog. Tapos nilalagay na namin siya dito, dun sa kanin, yung anim na itlog, tapos tinatakpan namin. Like, dagdag lang kami ng konting tubig. So, pagka naluto yun, yung anim na itlog, luto na rin yun. So, isa din yun sa life hacks na ginagawa namin. So, kumakain kami, like, 2 to 3 times a day. Pero mostly, dalawang beses lang kami nagra-rice isang araw. Like, agahan, nagra-rice kami ng agahan. Pero si Donald, kasing kasama ko, hindi siya nagra-rice. Ako, kailangan ko mag-rice eh, kasi payatin kasi ako. So nagda-rice ako, and then pagkatapos nun, si Donald nagkakape naman siya eh. So nagra-rice ako, itlog. So palaging alas kalakain ko is itlog, so maprotina. Tapos may gatas ako, minsan gulay. So pag mga ganitong oras, marami nang nagbebenta ng pagkain sa baba. So yun, bibili din ako ng gulay. Kung merong munggo, kung merong pechay, ganun. Kung wala talagang ibang choice, yun, bibili ako sa talipapa, like yung mga talbos ng kamote, gano'n, so ginagayat ko yun. Like, ini-steam ko siya. Naka-steamed, lang siya, green leafy food, so gano'n. So, pagkatapos, may bagoong kami na konti, dala ni Donald. So, yun, sinasawsaw na lang namin dun. So, guys, medyo mainit na kasi. So, continue ko yung vlog, like, later yata. Uy, pero medyo maganda yung view dito, eh. Ayan, no. So, sa likod ko, ayan, yung medyo matulis, yun yung RCBC building. Kita nyo? Ayan, RCBC building, yan. Along Ayala Avenue, yan. Corner Hill po yan. So, parang medyo okay yung view dito. Ayan. So, pwede kong ipagpatuloy kasi medyo okay yung view dito banda. So, dumako na tayo dun sa pagluluto, sa ma-preparation ng pagkain, ganun. So, pagtanghali naman, si Donald nagra-rice na. Ako naman minsan hindi. So, lang ako. Kumakain lang ako ng yung wheat bread. Alam mo yung wheat bread? Hindi wheat ha. Kasi yung wheat, mag-anta yun eh. Wheat talaga. Na, as in W-H-E-A-T. Wheat bread. So, nilalagyan ko siya ng peanut butter and saging. So, yung isang saging. Tapos peanut butter, like 1 tablespoon ng peanut butter. So, yung ginagamit ko na peanut butter is lilies yun. Sarap. Nasasarap mga kasi ako dun. Tapos, ginagayat ko na yung saging. So, meron akong papakita ko sa inyo yung pictures. So, yun yung kinakain ko lang. Like, 3 slices ng wheat bread. Tapos, yung ano ko nun, hindi, meron akong mass gainer. Like, umiinom ako ng mass gainer kasi payatin ako. Nabanggit ko kanina. So, kailangan akong mag-mass gainer. So, yun, ginagawa ko yun. Like, smoothie. Minsan, nilalagyan ko nga yun siya ng cereal. I mean, hindi cereal, yung oatmeal, pero yung pino siya. So, yun yung parang lunch ko. So, pagkatapos noon, tulog ulit. Kasi ngayon, di pa ako nakapag-work from home. So, guys, balik ako ulit sa inyo. Salamat sa pakikinig. So, yung hindi pa nakapag-subscribe dyan, subscribe na kayo. Because this is my very, very first vlog. So, ayun, magagawa pa rin ako ng vlog. Like, pilitin ko like 2 to 3 times a week muna sa ngayon kasi practicing pa lang ako eh. So ayun, magpapa-araw na ako. So good morning guys. So good luck sa inyo. Keep safe palagi. Stay healthy. Dapat
mano yung stamina natin malakas. Okay? Goodbye.